Hi guys! Hi! Kasi December na, siyempre malapit ang Pasko. Pag malapit Pasko, siyempre Metro Manila Film Festival. Yun ang magiging topic natin today. Pag-usapan natin, excited ba kayo? Or ano yung mga panonoodin nyo? Ano yung mga dapat abangan ng mga webstars natin? Desperado na po ah. This coming MLM. Yan ang yes. Oh, walang forever. Hindi, kasi yung parang common denominator this year, romantic comedies. Kung dati, mga comedies, mga fantasy. This year, romantic comedies kasi halos lahat ng pelikula may mga love themes. Hindi, saka last year, di ba, hindi natin alam na yung akala naman natin parang na normal lang na yung English only, na normal na romantic comedy. Pero bigla siyang naging hit o surprise hit siya. Mix-ups. Pero this year, ano yung sa tingin? Kasi may entry ulit si Jenny, romantic comedy rin naman. But this time with Jericho. So, hindi nung mayari. Ako, sir, may comment ako dun sa Walang Forever. Sa kapanood ko lang yung trailer. And diba, surprisingly, makikita mo pa lang dun sa, ano nila, dun sa mga rocks na trailer na kahit na hindi naman sila real couple. May chemistry sila. Siguro dahil alam natin na si Jericho magaling talaga na artist. At the same time, si Jenilyn talagang medyo na-master niya na yung rom-com dahil sunod-sunod yung rom-com niya this year. No? So kahit na unexpected yung nagkaroon ng change of leading man, ba dapat si J.M. de Guzman, parang mukhang mag-work yung sa kanila. Ganda. No? So, may lalim at the same time. Maraming mag-hacker na late. Yes. Sa tingin ko, mas may kilig siya pag si JM pa rin. Natuloy siya. Yeah, bakit? Pero... Kasi binata, walang ano, si Jericho, may asawa niya. Wala lang kilig kay Jericho. Hindi. Pero maganda yung story, ha? Yun nga. Kaya parang, dun ko nga... Sinabi ko nga, mas may kilig lang. Kaya nga feeling ko, yung... Ano, kasi kahit naisipin mo nga, ay may asawa na, tapos pareho naman, hindi naman sila talagang kilig-kiligan in real life. Pero makikita mo na, uy, talagang pinatunayan ni Echo na yung acting niya. Magaling naman talaga siya. Oh, yeah. Kilig. Meron! Pero unahin mo siya. Panorin pa rin para... Walang forever ang unahin mo. Well, I guess. O, next, na-bet ninyo. Sino mga... Hindi, kasi this year, highly anticipated, siyempre, first movie ng Aldap. So, dito mapapatunayan kung yung power nila on television, on mga TVs is matatranslate sa box office. Kasi, actually, hindi naman sila yung pinaka-bida na next. Big ay, pero... Sila ang naibibenta, sir. Pero mas naibibenta, saka mas maraming mag-aabang sa kanila. The same way na yung Jadine, one of the top leading love teams, tama ba? Yes. Love teams this year. Medyo na rin, second lead din with kina Vice and Coco Martin. So, magandang abangan kung baga may ano ba, may box office power din ba sila? Saka dito masusubukan kung nandun pa ba yung Vice Ganda Magic. Oo, kasi for how many years, Sailing to Dominate talaga number one yung mga movies niya. So, this time ba mag-break na yung... Uncomfortable pa ata yung kanyang private, di ba? Ilipato na talaga yung kita niya. Pero sa trailer nila maganda yung... Nakakatawa yung trailer. Nakakatawa yung trailer. Actually, gano'n. So, malaking bagay yun, sir, no? Kasi dahil may teleserye silang ongoing. At the same time, yung Aldab din, meron ongoing. So, pwedeng... Yun ang isang tapatan. Pero more than that, yung main stars kasi, Vic, I.I. versus Vice, Coco. Pero yung labanan dyan, hindi lang siya sa ano star power. Kasi, syempre, nagmamatter na ngayon sa mga movie-goers yung story. Parang hindi naman, kasi the past few kasi years. Dati, no, napansin niyo dati, parang kung ano yung genre na madalas na sinusuportahan ng mga tao. Kaya na yung Ente Don Quixote, maraming mga sequel eh. Oh, nag-evolve na. Pero kasi Erwin, yung what may be not quality for you, may be quality para sa iba. So, depende sa
subjective siya. Are you talking about the MMS? Sa word of mouth lang. Kasi kung ano yung... Kasi yung Vice Ganda last year na nag-lead naman, nakakatawa na lang siya. Oh, pero sa dulo, walang ano pala. Yung bomba na lang. It's subjective. Push me. Push me. Ano yan naman? Ito yung English only, please. Oh. Yun na kasi, ganun na yung mga readers din ngayon, di ba? Ay, moviegoers na basta maganda yung pelikula mo, may laban ka. Hindi sa kanya. Tsaka word of mouth na ang labanan talaga. Oo, word of mouth. Pero iba pa rin yung social media na makinarya ng movie company na sumusuporta sa iyo. Kasi pwede rin yun eh. Ano yung ibig sabihin sa makinarya? Siyempre yung exposure, trailers, promotion. Araw-arawin nila sa social media. Mga ganyan. Kasama ba rin yung pagpapading? Ay, alam mo, ang maganda sa MMF this year, may option yung read, yung moviegoers eh. Bukod sa rom-com, meron din tayong action drama. May action drama din. Horror. Horror din. Any horror? Haunted Mansion. Action drama ni John Ray Cruz. Ito yung Conan. Maganda yan. Conan Ray Potter. Maganda. Maganda siya. Pinalabas siya abroad at papalabas dito sa MMF. Wow. Pero how true na kinatay-katay na raw dahil sa mga violent scenes. Pero still, maganda yung core ng story. So, kung mabawas man yung ano, hindi naman kawalan. Pero kasi essentially yun yung maganda yun. Ano yung core story? Spoiler! Sobra sa violence? Yung nabalita naman, tayo yung mga... Kasi it's MMFF, so pang bata. So, mas mabibenta siya kapag mas marami yung akal na bata. So, yung mga ibang yung violent ata. Saka John Lewis tapos violence. For a change, Jelly Lee. Mariyo. Mariyo Zawa. Mariyo Zawa. Pero mapalitin ang nilalaman namin nalangin. Ay, si Robin ba? Ay, Robin. Cesar pa pala. Ay, huwag natin i-discount yun. Ayaw, may Cesar pa pala. Ang daming lalaki na look forward sa nila. Ay, si Mariyo Zawa. So, matinding pa lang labanan for best actor. So, ayun. Tanong ni Sir Erwin, matatranslate pa sa... Back office yung kasikata ng Aldab. Fearless Forecast. I think so. Best I think so. Kasi first movie. Kasi may buying power ang Aldab Nation. Dahil, yun, sa tamang panahon, yung commercials nila, tapos yung mga magazine covers nila, sold out. So I think magta-translate. Pero... May mag-o-consist pa kaya ng GD, di ba? Oo, oh. At saka mga KMC. Oo. Oh. Oh, ay! Ay! Meron mo pala Chris Aquino. Bongga yung mga shot. Uy, ang ganda ng trailer. May Chris Aquino. May trailer na? Yes. Kasi simula ko yung mga shoot. Sabay nirelease yun sa Beauty. Ang ganda ng ano? Ang ganda ng cinematography sa Palawan. Ibang Chris Aquino, yun nakita ko sa tape. Ang inversion niya na ano. Parang dito, in fairness, na-excite sa iba. Funny-funny yung... Si Janela ba? Ang best actress ba? Ayaw, ayaw. Teka, nakikig Chris muna. Hindi kasi nung nakita ko sa Taylor, parang alam mo yung suplada siyang babae na nakakatawa. Yung tinanong siya nung waiter dun sa Taylor na, Miss Table for Two. Tapos nagot niya, bakit nakita ba kayong kasama ko? Parang gano'n. Tapos meron pa yung nasa parang siya, tapos biglang nahulog siya sa kama. Ganyan ang boses ka, Chris. And JP, yung shot kay Ian Benaracion, yung nakaupo lang siya ni Papa. Binatuhan ng tinapay ni Jody, di ba? Tinapay nga pa, no? Yun nga, yung movie. Isa na yung sa reason na panonorin ko yun, kasi yung director. Si Hanao. Of course! The same reason na gusto kong panoorin yung Walang Forever. Kasi si Jun Lana yun, na magaling sa mga horror, suspense. Ano ba?
Haunted Mansion naman ang promise nila nung kasi sino ka na sila. Yung sa Haunted Mansion naman bukod sa horror na siya, meron daw totoong nagparamdam. Kamultuhan dun sa... Usually naman pag... Lalo nyo nasasabi pag ganun pambenta. Totoong horror house kasi yung Pierce of Pierce. Ay, oh, naman. So, dalawang comedy, ay, dalawang horror, di ba? Yes. Pero, dalawang binaud. Horror comedy, di ba yung binaud dilator, di ba? Ay, pala, ano pa sa trilogy? Kilabong ba yun? Shake, rattle, and roll? Parang shake, rattle. Ay, alam ko binaud. Produced by Quanto. Yeah. Ano naman yung binaud dilator? Itong binaud dilator, it's five stories. Each story representing each one sense. So make sense of sight, sense of... Wow. Parang yung kay Pokwang dati. Pero yun, wala namo. Shizin ko? Oo. Meron din sa sense of sight. Kung sila yung dedo sa dulo. Josie, grabe siya. Sobrang nakapi. Nakikita sa MMFF microsite mo. Yay! May film na baro yun ha. /MMFF-2020. So lahat ng informasyon to ko sa MMFF, nandun sa microsite. So malaking promotion to ng microsite natin. Tapos ayaw ko. Pero this year ba, hindi natin makakonsider na yung mga audience natin ngayon medyo, yun nga, tumatalino na dahil tulad dun sa, ano, matalino pa rin. Hindi, ibig sabihin yung, hindi na lang sila dahil sikat yung artista. Pero si Marlene. Hindi, isang factor, hindi. Kasi once in a blue mo lang naman yung head run na talaga eh. Pero yung hanap pa rin, I think. Hanap pa rin ng mga mananood. Escapism. Yung ano pa rin, yung enjoyment, para mag-enjoy sila. Sa Pasko, ganun lang naman yun. Enjoy sila. Parang kababawan lang minsan. Kasi kailangan natin minsan yung mga kalaliman na katulad ni General Luna. Pero most of the time, hinahanap na. Masaya na. Sa dami ng mga pinagdadaanan natin mga Pilipino. Yung traffic, corruption. Kumbaga, iisipin mo ba yung mga bagay na yan? Diba? Yeah, so, yeah. Also, ito na lang. Anong panonoodin nyo sa first day? First day? Depende! Sa mga anak ko, una nilang gusto mo, siyempre yung Alda. Pero, baka mahirapan. Hindi ikaw. Ako? Siyempre yun, tinatanong ko. Eh, siyempre, kasama ko yung mga anak ko. Ay, maghiwalay kayo. Sino ba magbabayad? Pero, kasi, di ba, we last screening. Yes. Yeah. Screening. Promote it. May black screen tayo na may bebe lang. So, yes. You will have the chance to watch two of Ay, meron tayong ganon. May pa-block screen. GP, alam ko kung ano muna mong papanoorin. Magkamatayin tayo pag hindi mo pinanood yun ang una. Ito, sinabi niya, walang forever. Ikaw, Bernie. Ako sa issue, hindi ako na first day. Ang maganda ngayon na feeling ko na pwede kong pagbasyan pagdating nga sa social media. Kasi kung ano na yung maganda, quality, yun yung nagre-reflect naman yun sa social media. Ano nga? One man! Eh, paano pag first day, last day na yung ano mo, yung gusto mo panoorin? Meron ganon! Dive home! Tapos yung ano, yung... Kay Gob! The President? Kinabukasan ko sa mga tao. Saka matter ba yun? Sino sa akin yes po. For a time kasi binibase nila yung isang criteria, yung box office. So yung mga box office, mga nangungunan, yun ang nanalo.
Ente Gabisote yata na nang nag-best picture. Mm-hmm. Oh, pero so iba na kasi yung category. Oh, mm-hmm. Pero yeah, yes. Kasama pa rin yata. Parang ilang percent? Kala na wala. Sunod-sunod yung premiere night na mangyayari ito next week. Mm-hmm. So doon pa lang malalaman na natin kung ano yung magandang pelikula. So lahat ng premiere night si Miss Josie magre-review ha? So good luck, JP! So good luck, JP! See you next year! Sub-sub ka na! Sub-sub ka na nun eh! O yun, so exciting naman ngayon, di ba? Oh, basta maraming pagpipiliin yung mga moviegoers. Kasi lahat naman ng lahat naman ng pelikula, I think, ginawa naman ng effort para mapaganda, mapasaya. Pero, tingnan lang natin. Sa kakaiba yung makikita ka yan, like, yun nga, si John Lloyd, violence. Mag-gitara nga, hindi kaya violence pa. Ay, basta ano? Supportahan ng pelikula. Oo, supportahan. Yes. Diba? Saka yung choice kasi puro pelikula. Actually, may choice. Pero hindi. Supportahan pa rin. Nakalugi lang ngayon. Panoorin mo ulit. Don't worry, Gwendo. Well, advance naman tayo sa Star Wars. Wow. Yes. Tsaka visit na yung microsite na. Visit the microsite and the MFF microsite. No more information. Okay.